Okay, gagawa tayong chicken pastil. Ito yung chicken breast na gagawin ko. Malaging cubes-cubes ko lang siya. Okay. Ayan na siya. So, first thing to do is, lagyan natin siya ng lemon juice. Lagyan natin. So, ayan. Okay. Ayan, ganyan. Ayan yung lemon juice. And then, lagyan natin siya ng kaunting fisos. Ayan. Okay. And then, haluin natin siya. So, ibabad natin siya ng ilang minutes. Okay. Mga 10 minutes. Okay. Lagyan ngayon natin siya ng soy sauce. Ting soy sauce ang ilalagay natin. Ayan o. Soy sauce. Tapos i-mix na natin siya. Nakaready naman tayo ng humid natin na crust. Ng chicken. Pastel crust natin. Kaya, putimplahin na lang natin itong chicken natin. Ayan, ganyan. Okay. So, ibabad natin siya ng ilang minit. Ngayon, ready na yung ating chorizo bilbao. Ang chorizo. Okay, initin natin yung kawali natin. Maglagay na tayo ng butter. Ayan, maglagay na tayo ng butter para sa ating chicken. Ayan. Marami tayong chicken. Apat na shaping dish ang gagawin natin. So, ito na yung ating chicken. Okay. Kung mabula na siya, ilagay na natin siya. Ayan. Tunaw na yung butter natin. Tignan ninyo. Ipa-dry natin yung chicken natin sa butter. So, ilagay na natin yung chicken natin. Ayan. Ayan, bumubula-bula na siya. Ayan. Ilagay na natin yung ating chicken. Okay? Ayan. A lot of chicken. Ayan. 1.5 kilos. Diba? I-dry natin dito yung chicken natin. 1.5 kilos yung chicken natin. Kailangan ma-dry siya sa water. Lagyan natin siya ng black pepper. Okay. And then, takipan natin siya para yung butter mag-absorb sa chicken natin. Okay. Ito ang ating Hungarian sausage. Chorizo and chorizo bilbao. Yan yung ilalagay natin. And ang ating chicken sausage. Ito naman yung ating chicken sausage. Chicken pastel na nag-aparate ng sausage. So, buksan na natin siya. Ayan. See? Ipa-dry natin siya dahil butter ito. Ayan. Titimplahan na ngayon natin siya. Okay? So, timplahan natin siya ng ating panimpla. Bigyan natin siya ng chicken cubes. Hindi makakalimutan kay ito man yung ating pampasarap. Ayan. Okay. Okay na yung chicken cubes. So, ilagay na natin yung ating chorizo bilbao. Ayan. Hindi na natin siya gisahin para maghabok siya, maglaki. Ayan. Chorizo bilbao. Kagang chorizo kasi may katigasan yan.
Kaya ilagay na natin siya dyan hanggang sa matuyo-tuyo siya ng konti. Ito yung ating boto mushroom. Atin siya na i-slice half. Siyempre, ilagay na natin yung ating boto mushroom. Wow, ang bango. Ang bango-bango niya. So, ilagay na natin yung boto mushroom natin hanggang sa matuyo yung butter. Ayan. Haluin na natin ng dahan-dahan. Ayan. Okay. Ngayon pa, kailangan matuyo yung butter natin. Okay. So, ilagay na natin yung ating carrots at patatas. Tingnan ninyo. Ayan. Lagyan na natin ng carrots at patatas. Hanggat mayroon pa siyang butter sauce, mag-absorb pa siya sa carrots at patatas natin at saka sa mga ingredients natin hanggang sa mag-dry siya. Okay? Ayan. Ngayon, ipalabas na natin ang ating crust. Ito yung ating pie crust. Ayan. Ihahanda ko na siya. So, gamit ang oregano and celery stalk, i-chop-chop natin ito ng pino. So, dahil konti na lang yung ating butter sauce dito, simula na natin na i-isa yung ating onion and garlic. Okay. Gamit itong pan. Yan. Lagyan natin ng unting olive oil. Kaunting-kaunti lang para lang maluto yung garlic and onion. Ayan. So, mainit na siya. Ilagay na natin ang garlic. Huwag siyang sunugin. Lutuin siya. Ilagay na natin yung onion. Pag transparent na siya, okay na siya. Okay. Lato ko siya mag-transparent. Pag siya ay mag-transparent na, lagyan natin siya ng celery and oregano. Okay. Habang niluluto natin ito, buksan natin. Ayan. Buksan natin yung ating butter sauce. Ayan. Ayan. Pan muna natin siya. Okay. Yan, nag-transparent na. Ilagay na natin yung celery. Ilagay na natin yung oregano leaves. Yan. Okay. Ngayon, ilagay na natin siya dito sa ating butter sauce. So, halos wala siya magsika. Butter sauce lang, naiiwan. Ayan, konti na lang yung butter sauce natin. So, ilagay na natin siya. Okay. Ayan, nakatapot na yung ating butter sauce. Ibig sabihin, ready na siya lagyan ng kaunting sabaw. Okay? Ayan o. Okay? Ayan o. Ang butter sauce malapit na maubos. So, mag-ready na tayo ng kanyang sauce. Ayan, huwag na natin siyang takipan kasi yan, malambot na yung chicken natin. Okay. Ready na tayo ng sauce. Sauce natin, 1 cup of water. Ayan. 1 cup of water. Isang chicken cream. 1 can ng chicken cream.
chicken cream. Okay. Yan. Ayun. Ihahalo na natin siya dyan kasi konti na lang yung butter sauce natin. Imi-mix na natin ngayon siya dyan. Yan. Ngayon, ibubuhos na natin siya dito. Okay. Yan na. Pakuluin lang natin siya. Yan. Pakuluin natin siya. Takipan natin siya at pakuluin. Bango-bango na ng chicken pastil natin. Ayan na. See? Ba? Okay. Tamang-tama ang lambot ng mga gulay. Ilalagay na ngayon natin yung bell pepper natin. Ayan. Okay. Ayan. And then, ilagay na rin natin yung ating double cream. Half muna ang ilalagay natin. Okay? Yan. 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 Beautiful chicken pastil. Okay? Then, tikman na natin. Ilagay na ngayon natin yung ating Hungarian. Ayan. Ayan. Parade of sausage, chicken pastil. Ayan. Ayan na. Ilagay na rin natin yung ating chicken sausage. Ayan. See? Ngayon, pahupayin lang natin siya ng konti. Pakuluan ng isang bisis lang. At i-off natin siya. Okay? So, pakuluan natin siya ng isang bisis pa. Okay? Pakulo siya ng isang bisis bago natin siya itimpla ng fix na timpla para sa baking na. So, buksan na natin siya. Yes. Ayan. Dahan-dahan. So, dahan-dahan na pagbukay. Yes. Ayan. Okay. Parade of sausage. Yes. Ngayon, ayan. Tikman na nga natin. Ngayon, para mabalance natin yung kanyang lasa, kailangan natin yung pinch of sugar. So, ayan o, pinch of sugar. Okay. So, i-off na natin. See, luto na siya. I-off na natin siya. Okay. Ayan. Ngayon, tikman natin siya bago natin ilagay yung ating cream. Pagyan na natin yung lahat na double cream natin. So, hindi nawawala yung chicken powder. Okay, yan. So, bago natin siya i-assemble sa baking, lagyan natin siya ng black pepper. Yan. And ilagay na natin sa shipping dish para i-baking. Okay. Tingnan niyo yung texture. Ayan. Ang ginamit ko, double cream lang. At saka, cheese. Mamaya, lagyan natin yung cheese sa taas. Okay. Sarap. Okay. So, i-assemble na natin siya. Para malagyan natin siya ng crust niya.
So, ayan na. Lagyan natin siya ng kaunting cheese sa taas. Bago lagyan natin ng kanyang crust. Okay. Ayan. Kunti lang. Ayan. So, gamit ang chopping board, gagawa na tayo ng cover ng ating chicken pastel. Okay. Ito ay homemade na dough natin. Ayan. Malambot kasi ito na pagka-dough. Sarap ito sa pie. Patay ng flour. Gamit yung kaunting flour. Ito natin siya ngayon i-mask para magkas siya doon sa gagawin nating cover na pie crust ng ating chicken pastel. Ayan. Dumulas na siya at lumambot. Okay. Ngayon, gagawin na natin siya ito. Gamit yung rolling pin. Chopping board. Yung ginagamit ko, kasi ito siya ay malambot. Hindi mo siya pwede hawakan. Kaya inilagay ko siya sa chopping board kasi tamang-tama siya i-close dito ang size niya. Yan. Ito na yung ating crust. Talagang yung pinakamura binili niya. Sobra naman siya. Ano niya ata? Grabe. Gusto ka nila o yan? Kanila na lang. Makinigang may gusto. Ganito ako pang magtanggal nito. Yan o, yan. May butter yung ito. Saan namin nila? Gabidyo ako, gabidyo. Ugali ata ng nanay ko. Or pas sa ano, factory sa ron. Gabidyo ako ng gabidyo. Egg yolk. Okay, ibibit na natin siya. Ayan.
na yung ating chicken pastil. Yan. Yan. Okay. Yan. Iso. Yan o. Chicken pastil. So, yan yung chicken pastil natin. Yan. Yan na. Yan. So, bali. Tatlo ang ginawa natin. Okay. Yes. Okay. Ito na yung ating chicken pastil. Thank you for watching.